ba ah? Freshie tip number one. Nasanay tayo magsuot ng ID noong elementary high school pa. Pero ngayon nasa kolehiyo ka na, hindi nilalabas ng mga isko at iska ang mga ID nila. Nilalabas lang ito pag mag-e-enroll, pupunta sa live, or kukuha ng discount sa mag-bus station. Ayan, nagmamadali pa po ako eh. Ay! Wait! De, sige, okay lang. Papasukin pa kayo ng guard kahit wala kayong ID. Yung payong ko. Ha? Di naman nata uulan eh. Tip number 2! Ugaliin mo magsuot ng jacket at magdala ng payong. Bipolar ang panahon dito sa Baguio. Minsan, mainit at naaraw. Minsan, malamig at maulan. Mas maganda nang ready ka sa kahit anumang panahon. Pagod ka na ba? Freshie tip number 3! Sanayin mo na sarili sa pag-akyat, pababa at sa paglipat-lipat ng classroom sa UPB. Normal lang ang mapagod dahil bago ka na sa universidad. Huwag ka rin mahiya sa itsura mo lalo na pag-late ka or pag nakita mo si crush. Kaya sanayin mo nang pumasok na maaga para hindi mali. Anong oras mo kailangan yun? Para sa 7:30, class ko bubukas. Anong bantrikado yung ginagawa mo? Freshie tip number 4! Dalawa lang ang pwedeng pag-printan sa Lotus School, sa live at sa LRC. At wala pang bukas na pag-printan ng 7 sa Lotus School. Gawin na ng maaga ang mga kids para hindi mag-crack. Pag kailangan mo talaga magka-print at naka-lunch break ang live at LRC, mag-zap zone or bite hub ka na lang. Alam mo ba yung sumpa si Oble? Pag nagpa-picture ka, hindi ka pa nakaka-graduate, mag-e-extend ka! Talaga po? Freshie tip number 5! Maraming naniniwala na hindi sila nag-graduate on time pag nakuha na sila ng picture kasama si Oble. Marami rin na natuluyang hindi graduate dahil niniwala sila dito. Nasa iyo na lang kung maniniwala ka sa pamahiin ito. Kung mag-aaral ka ng mabuti, sigurado ka-graduate ka on time at baka with Latin honors pa. O, diba? Sana nakatulong sa inyo ang mga tips na galing sa amin. Mahirap masanay sa bagong environment, lalo na dito sa UP. Lahat naman tayo ay may kanya-kanyang diskarte para makapasa sa mga subjects at mabuhay sa universidad. Ngayon na nasa UP ka na, nasa sayo kung paano mo madidiskubre ang mga bagay na makakatulong sa'yo habang ikaw pa ay nasa universidad. Pero lagi tandaan na higit sa pagiging estudyante, isa ka ngayon sa binubuhay ng buwis ng mamayang Pilipino. Nasa sayo kung paano mo isasabuhay ang iyong pagiging isang scholar ng bayan para sa bayan.